Mayong gabi, Buenas noches, Metro General Santos. Magandang gabi. Mapia Magabi Sok Sergeant, kininyong alagad, Brigada, Attorney Kansadyang Mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Malyeke. Mayag gabi mga kabrigada, ako si Kabrigadang Erin Dekasyon, makauban mi ninyo. Kada gabi idiri sa programang Mukalampag, sabahin sa gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad o mahintundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pa niyan! Sa itong mga kabrigada, adlaw karon sa Biyernes, June 25, 2021. Panaglahi ka mga isyo nga ito isgutan may kanabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga isyo o pribadong individual nga gusto nyong ireklamo o problema nga buot ninyong mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga adunay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan, hisgutan nato na diri sa tuang programa. O kung aduna pod mo'y mga legal nga pangutana, ipadala yung mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o a message official nga Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa tuang kabrigada, una, pwede ba mag-abroad ang naay pending case diri sa Pilipinas? Mm-hmm. O ikaduhang pangutana gikan sa tuang sender, sakto ba o sakto na ba isip ebidensya ang tao nga mi ako nakabit siya pinaagi sa private message? Ako untang pasakarong kaso kumbana o ang iyang bitcaps. Mm-hmm. Ang tubag sa mga pangutana na sa unahing parte sa atong programa at ang mga kabrigada. Alang sa atong unang issue, nagpulong na ang nagkadaiyang barangay o ang NIA Sergeant. May kalabutan sa kanal sa Connell Road nga nag-overflow. Mm-hmm. Kanimduman nga ato ning gisgutan milibayang simana ang maong kanal human midangup sa estasyon ang usa ka concerned citizen. Ah, sa wakas. At ay nika, nagkaroon na dyan sila meeting kay last time tong rason lagi kay pandemic. Mm. No? So karon through Zoom siguro ni Atty. Nika, no? Base lang, nag-meeting na dyan sila sa wakas. Pero ubay-ubay ito ang mga aspeto ha, ang itong isutan, daga mga factors nga naman nga ka-overflow ng kanal diha. Mm-hmm. Gikan sa isutan ng basura, mm-hmm, sa isutan ng karami taong pag-desilt, gumikan, mm-hmm, kay nagbabaw ng kanal, mm-hmm, di ba? Tama. Itong napon itong mga tindahan, at ay nikan, dito na katungulay lagi po ang kahoy. Hindi mo ang pathway. Yes. Kumakahoy sa ilalum, na kuha. Correct. Kung katong steel gate. Ano? O nga, lisod, maabrihan. Kung parang litan man nga, kanin tiguan-uwan na, kaya para unta mudalo yung tubig. Mm-hmm. Kaya di makukunong design. O guban pa. Alright. Yan. Aduna importanteng katuyuan ang taga-NIA maong dili nato makahinabi karon apan okay. Anaa sa linya ang presiding officer sa maong meeting. Aha. Atong sutaon kung unsa ang ilang naisgutan mayong gabi ini mo kagawad Jan Michael Tanzo. Uy, ang Jan Lloyd Cruz ang Jan Lloyd Cruz na, ng Jensen. Sa linya kuya wala lagi. Kagawad mayong gabi. Hello? Hi, mayong gabi. Yes. Jan Lloyd Cruz of Jensen mayong gabi niya, sir. Kagawad Mike. Yes, oy attorney, sabi ang mapapahal ba yung gabi eh. Ba yung gabi eh sa kanan. Binabi isa-isay biyo sa inetabo, kaya nadayon mga itong meeting, kauban kining duha ka mga parangay na to, o katong mga taga-NIA, o kuban pa mga stakeholders, katong mga nasa Irrigators Association. Yes, sir? Yeah, actually last Tuesday, we had a meeting at nalipay kayo ko pag-ayo because the NIA, the representatives of NIA, may abot, and then we also had representatives sa city housing. Sayang wala nakabot ang city engineers and city planning. Aha. Tungod kay naka-quarantine sila, but si barangay captain sa Katanggawan, si Kapitan Maureen Rodriguez, and si Kagawad Pedro Perez of Barangay San Isidro. So, nahisbutan din na mo ang issue sa
irrigation canal along Napalcona Road and the irrigation pod sa ubang mga lugar din sa among barangay because mao gito ang makita sa kadaghanan nga muapaw panahon sa tingkusog kaayo o ulan. And naa dito yung mga na-discuss ng mga importante kaayo nga mga matter such as ang ato ang mga kanal, puno siya o daghan siya mga presence sa mga basura and at the same time, daghan na po kaayo na himog mga concrete driveway nga kanakatubangan sa mga business establishment surrounding the irrigation canal. Unya, sa paghimo nila sa ilang mga driveway, concrete driveway, nagpabilin pa dito ang mga construction debris dito sa ilalom. So, mao tong nagdako sa pag, you know, pag congest sa flow of water sa ato ang irrigation canal. At the same time, medyo naaging problema ang irrigation. Ang irrigation mang goods serves a specific purpose para patubigan ng ato ang mga kalayan sa mga agricultural places pang ato din sa Lagao and San Isidro. However, that irrigation canal serves also as a drainage dinhi sa ato ang dakbayan. So, you know, ang pag-transfer mang goods ana, lahi ang for the engineering behind it sa irrigation lahi po ang sa drainage kaya lang ang kita buron so duhan na ka-purpose ang kanang irrigation canal. Alright. So ito na hitabo at or nisa di ako pagmahal. Yes. Kagawad dyan, na-mention ba sa inyohang meeting katong concern no, sa asosasyon regarding atong mga naga baligya dira sa gilid na maotong isa daw sa rason kay gilang gibutangan og kanang latayan bitaw sa kanang mga customer nila og sa ilalom daw nangabilin daw tong mga kahoy katong pag-construct ato tama ba? Yeah, actually the jurisdiction yon sa pag-maintain anang NIA kanang kanang irrigation canal is under NIA. So according to NIA, nagpatawag sila ng meeting sa mga katong mga namaligya din sa kilid sa irrigation. However, wala gamay ra ni tambong unya medyo ang problema na pod ato on the part of NIA is wala nila na coordinate sa barangay para at least maasistahan sila sa you know, the intention sa pagpatawag nila o meeting. And, yun, makalipay ra because kagawad sa repairs of San Isidro was there because technically, ang irrigation canal is on the side of San Isidro. So, kami lagi receiving and pag maapaw na ang baha. Moto siya. Naisbutan na po sa ayo. And I guess si kagawad sa repairs will act on the matter. Sana kadaghan ng mga factors nga gisutan ninyo, no? Ng mga issues may kalabutan nani, usay pinaka-doable nga pwede nga mahimo dayon para nga somehow ado na nay epekto para dili na inani ka problema ng pagbaha diha kung sakali. Yeah, mao to among naisgutan that we need to come up with a short-term solution para at least man lang mabawasan ang kada bisang gamay uwan, hiambak na yung tubig. So, ang NIA would act on the matter sama sa kanang pagsugod sa pagpanglimpyo, regular nga pagpanglimpyo, o niya ang na-bring up ito that ang members sa mga kanang mga irrigators association din sa amuang mga barangay is tinabangay sila sa pagpanglimpyo regularly and at the same time, one of the issues po sa pag-ambak na kita ng sa steel gate. Nga kusog na kayang ulan, ang steel gate nakakuan pagihapon, nakaklose pagihapon siya, wala pa siya na fully open. And so, one of the reasons na nung yun na basta-basta mamalift ang steel gate is tanaara pong mga sa ilahang mga members na madugayan sa pag-take of action panahon sa ikusog ulan. So those were the matters. The solutions, the short-term solutions nga mong ginatanaw and you know, I think the pinaka-importante din ni is like makig coordinate si NIA if kinahanglan nila of manpower sa panahon sa kanang pag-assista sa ilang tabo and then barangay San Isidro, Katanggawan na naga would be there to assist them and to help them. Mayroon isang katong pag-desil bitaw, pag-palalom ano ni nga kanal, gumikan lagi kay matupad, nagmabaw na lagi, gumikan kay nagkadagaya mga factors, na puno na ng mga yuta de uban pa, ng mga nagkatambak niya. Kaya ba sir, apil sa doable, nga nang immediately, pwede na tumabuhat?
pag-disilt bato attorney Khan. Yes sir, sa kanal. Diha na dahil musulod ang issue sa purpose sa irrigation. Mm. Ang irrigation kanal manggo na siya gina-maintain ng certain level. Di siya pwede nga palalumon o palalumon or else walay mapasakang ang tubig paingon sa palayan. Okay, so originally manggo, ang kanal irrigation, ang purpose lang din ang niya is to irrigate ang mga farmlands. However, wala nabantayan sa mga sinuuna pa nato nga mga leaders nga how I wish unta nga naghimo og separate nga drainage system specifically para mo-cater sa mga tubig nga gikan sa mga kabalayan pagawas paingon dito sa atoang kadagatan unya lahi pod ang linya sa irrigation. So I think kung ako'y pangutanon ang pinakamaayong buhaton na na long term solution is create a separate route para sa irrigation because ang ginakater na lang man nga irrigation canal kinahanglan ni irrigate ng mga farmlands dito sa Lagao and sa San Isidro is medyo gamay-gamay na lang. Unya, ang pagayon sa pagpatindog o mga subdivision medyo unstoppable yun kaayo. So actually, na-bring up po ang usapag yung posisyon na mo ng mga barangay nga daghan man kaayo gusto magpatindog ng mga subdivision, din sa amo ang nagkanda iya yung barangay. So, unsa kay posisyon na to, anak nga, medyo dili naman kahabol ang pag-restar na to sa ato ang drainage and irrigation versus the development. So, hinaot sa next nabo nga pag-istorya with other barangays, mas makahatag kami, mas maayong direksyon, and at the same time, makarecommend ni kaming mga affected barangays sa the city government para at least sa next na paghatag nila o budget, mas matagaan siya o pansin and makatagan siya o kanang lasting solution because it's never easy nga kaning mga lumulupyo na mo diri sa barangay Lagao kan Isidro katanggawan niya sa una paging nagpuyo sila yung nagasamper karon sa baha nga wala man napangandaman sa itong gobyerno. By the way, kagawad Mike, katubit itong mga establishment owners ba nga naghimo na itong mga driveway nga patod pa ka itong mga kahoy nga ipanggamit no? Isip puntasyon nga ito pa sa ilalom. Napapay pamagi para nga magkumbinsi nato sila nga sila gimutanggal na ito gumika kay sila naman naghimo na ito in the first place. Yeah, sama sa katong nahisgutan namo ni Kagawad Pedro Perez, magpatawag siya meeting ana katong mga concerned business establishment owners o kauban po ang niya, kinahanglan na din po i-enforce ang katungod ni niya, iyang kalabutan diha sa irrigation, and kami malipay na din po kaini nga i-involve ni niya sa iyahang mga lakang para at mas makatabang ni kay kailan naman namo ang mga tao and mas makapaspas ang paghatag o pagpahimpyo diha sa katong mga panatanggal ng mga construction debris. Pero katong design dito sa steel gate nga pahirapan ang pag-abli ni Ana, looking forward o sa pag mahimong move ni mo niya sa council sa Barangay Lagao para nga ma-redesign kini nga haom niya lang nga paginanglanon niya o di maglisto din taon kini mga taga Irrigators Association sa pag-abli ni Ana kung para rin ito bubuntak ng uwan para kalakayan kini mga pagbaha. Yeah, na-bring up po lang ito nga natin yung mga steel gates na medyo problematic and then ako yung mga steel gates nga nawala nag-conform sa original design niya na ay kanang okay, tawag ana, na ay project before which was a DPWH funded project nga medyo wala naghaong dito sa untang iset nga design niya. So, we requested kaming tulong barangay nga siniya mag-coordinate sa DPWH para at least matagaan na solusyon ng ito nga problema. So, that's the best thing that we could do right at attorney Khan because, you know, the jurisdiction in maintaining the irrigation canal is naagid sa niya. So, kanon sa akin ay kagawad na kining mga initial steps ninyo nga aduna na epekto bitaw nga ma-feel na rin sa mga taga Lagao, taga San Isidro, taga Katanggawan, taga Conel. Kanina mayong benepisyo na ang inyong mga measures na pagkaimuon para ma-address ang kanyang mga isyo. What we could commit, Attorney Khan, is ang pagpadayo na mo sa pag-iistorya kaniya because we recognize po na sininggal limited kaayo ang ilahang manpower, limited po sa ilang budget. Now, since naka-istorya na ni, na-plaster na ni, medyo naka-move na po sila sa ilahang buluhaton na para ma-address
kahatag of short-term solution. Magsige na gindi follow-up, magsige na kundi pa ng istorya, and then we offer our services sa MIA kung unsao na mo pag-assist sa ilaha. We even discuss ang issue sa panahon sa kusog na ulan, kapag kami na ng barangay ang mulis sa Pilgate, but we have to ko anpod istoryahan ning kuran pa na mo uban unsay guidelines ana kay dili po na mo gusto nga maabot sa punto pohon nga basid kami na pasalan sa mga sa barangay nga nakaguba kami sa ilang ang state or for whatever reason nga mapaul pod ni, so we need to, you know, sit down on the matter and we need to have an open communication and coordination always. So daghan nga mga government agencies ang kinahanglan magtabang-tabang, but most especially I think that the city government has to look at it. Before me nag-meeting, nakikistorya sa ako si Engineer Earl Signar from the city engineer's office, and he brought up nga ma naas siya i-work out nga budget allocation nga gi-open na niya sa CDC ganiha sa paghatag og 20 million pesos para sa rehabilitation and future construction expansion of the irrigation canal. And I hope pinaasian na makahatag siya og kanang, you know, mabawasan ang pag-ambak sa tubig paingon din sa amo ang mga kabalayan. Ang Irrigators Association na ba, sir, ang doon ay tahas niya nga i-maintain ng irrigation canal subay sa lang agreement with MIA. Exactly. Ang problema kay limited resources, money in town, ano yung mga nasa Irrigators Association, ka-problema sila. Ano yung mga isutan ng maintenance. O sa kayo mabuhat nyo, may kalabutan na ni sir? Actually, we emphasize in our meeting that the purpose of the meeting is para at least ma-address ang issue sa pag-ambak sa tubig, and we assure the Irrigators Association nga naa dito present nga dili maapektuhan ang purpose sa irrigation kung sa purpose ang pagpatubig sa kinahanglan patubigan. But, you know, daghan pa gyud kaayo miglakang kinahanglanon, we just want that MIA will impose ang ilahang katungod sa kanang pag-maintain sa irrigation canal, kung kinahanglan nila makikistorya sa city government, yung gusto rin yun ako makita nga sila yung muli sa problem diha. Because again, Attorney Khan, ang pag-maintain sa irrigation canal is naagid sa ilang katungod. But, you know, we recognize yun ang limitations ni MIA. Sama sa na-mention ni Serval, dako kaayo ang ilahang coverage. So it's not just the irrigation canal along Napalpon or even part of Tarangani province. So kami, willing ragid kaayo ni nga mo-assista sa ila kung sa kinahanglan nila, but they should take the lead. Lastly, sir, no, kaning nga mga barangay bito nga uban, San Isidro, Conel, kaning Katanggawa, na-mention yung mga ganiya, kumusta? Ilang pag-respond din ini? Aktibo ba sila? Asa ilang paghimo po sa ilang role? May kalabutan na ni? Yeah, the main purpose yun nga nung di-include na mo si Katanggawan and San Isidro because you want to have a collaborative approach sa pag-address sa mga problem. And malipayon na po kaayo because usara po ang amo ang yun ako na, usara po ang direksyon na mo, and that is to have a close coordination with MIA, and kung unsay kinahanglan na hinabang gusto ni MIA, naaarad din di anytime. So kung gunahan sila magpatawag because they have a plan of doing something, then naaarad din dayon ni para magpatawag sa mga tao, and kung unsay gusto nila, then maka-assist dayon ni nila. Nice. Okay, taas-taas pa rin ngayon sa utanan. Pero, sir, salamat, sir, no? Oo, sa imong panahon, kagawada dyan, Michael Tanzo. Salamat din kayo. Taas-taas kayo nga panahon, but, you know, mahalang taas pa sa kinahalang sudan. Kaya kami din sa Sunrise, parts of Lagawa, parts of San Isidro, parts of Katanggawan, walang justisya din sa amuang, magsiginig kabahaan, masunod sa amuang kabalayan sa amuang mga katawhan. And dili dapat ni mag-suffer in this matter nga mo-compromise ang amuang panimuyo versus the development. Ayos, sige. Sir, once again, salamat, sir, ha? Daghang salamat, Attorney Khan, and the rest of Kabigada family. Ayos. Diba? Samtang ato na yung gina-greet si Sir Janjan Del Rio. Oo. Sa shooting team GSCPO. Ay, Sir John.
ang nga nag-monitor karon ha, sa atong programa. Og kuan lagi ni kanini bitawong ilang suporta sa tuwa inana na lang. Ayan, og di ba sa basta ni ha? Number 3 sa world. Oh, number 3 sa naka-appeal sa world shoot. Sana all. Sana all. Tiyong siguro, attorney ka, no? Kuya, tindo kayo. Tindo kayo. Alright. Sana all. Sana all. Alright. Samtang, sa atong ikaduhang issue, midangop sa estasyon ang mga miyembro sa Barangay COVID Control Force, kuna BCCF, sa Villa Consuelo, Barangay City Heights, tungod sa ilang honorarium sa bulan sa Agosto, Setyembre, o Oktubre, milabayng tuig. Uy! Ngi-ngi-ngi! Nga matod pa, wala gyapon mahatag. Ano ba na? 2021 na karon. Sigon sa BCCF team leader sa mong lugar, pipila na nila kini kahigayon nga giasikaso. Ay, napaday na bilin, Atty. Kan? Moga ni kaluhi po rin tao niyo. Mananig, ano ba? Oh. Mananig proseso ba? Kay Burag, so good yata, June. Tarong tuiga, di ba? Lang ang June? Mag-1 year na lang lagi. Oh, correct. Tama din, no? Mag-1 year na lang. Nakaluhi po rin tao ni mga tao. Diba? Ay, nasa man niyo, eh. Diba? Oh, o sige, tabo. Lagi. Anyari. Mm-hmm. Ah, anyari. Anyars. Oh, di ba? Kay kani, Atty. Kan, mismong BCCF team leader na dyan mismo ang midangop sa ato, Atty. Kan, para lagi ipadala ng concern ni. For sure, Atty. Kan, sila mismo silang end. Ibuhat po nila ilang parte. Ato ang pangutan-on karon, asa na po ninasabit, Atty. Kan? Kay last time, di ba, katumatong sa logbook, di ba, dagan itong ma-issue, katong wala pa na punduhan. Balik na po. Tapos kulang na pong pundo, wala pa na punduhan. Yeah. Unsang nahita, bo. Correct. So, dapat makuha na ito rin, matukig mayo. O ato yung matumbok kung sa mahinungdan. Kaya para ma-address ni siya, o masulbad na. O siyempre, sa nagtanaw sa toa karon at Renikan, pag-text mo, basi isa po din yung malugar, isa mo ka BCCF, tahantod po karon, wa paghihapon ninyo na dawat all right. Inyohang allowances. Alang sa dugang detalye, nasa linya ang team leader, nga si Jun Morales. Sir, maayong gabi ikanimo. Hey, good evening po, Atty. Kan. Yes, sir. Thank you for receiving our complaint. Tama ni sir, wa ka nang kinumidyaan eh. Wa pag inyo madawat inyo honorarium, grabe naman po. Mag-wag isa katuig na. Mag isa katuig 2021. Wow, we are waiting and always promising na lang City Hall. Aha, mau ba? Pero ang papeles, ano sir, kompleto? Wala na tayong problema ni ang documentation? Napadala na po namin lahat sir sa brigada. Oo. So, all the documents received by the city mayor's office. For the record sir, kailan nyo na ipasa na at kompleto na yung mga kinakailangang documentation para rito? Yes sir. Okay sir, ang nung primerong release ng Barangay City ay we have there on January 23. Oo. Unfortunately, hindi kami nakasama sa payroll. Aha. Pagkatapos na process na sinabi ni James Abando na i-reprocess namin kasi nagkaroon ng problema sa barangay level. Uh-huh. So nagkaroon ng reprocess, na-receive ulit nila January 27. Uh-huh. Pagkatapos sabi nila, ipapastrack daw nila kasi delayed na po. Uh-huh. Pero hanggang ngayon, promises have been broken na lang, sir. Ay, anak ng tupa. Pero anong kadahilanan kung bakit na-delay? Hanggang ngayon, hindi pa rin na-release yung... No reason, yung, sir. Kasi nung na-submit namin yung document, sabi nila okay na daw. Totally, reprocess nila. Pero hanggang ngayon, sir, laging sinasabi na tatawagan kayo ng... City Hall. Group chairman, ng barangay. Pero wala. Hanggang ngayon, wala po. Aha. Baka hindi sa City Hall. Baka dyan sa barangay ang problema. Mm-hmm. Yes, sir. Kaya nga sir, kung sakaling sa barangay po ang problema, dapat nireview po ng LGU yan. Mm-hmm. Para ipatawag po yung barangay. Yun. Hindi po pwede na, sir, pag sinabi pa, nasabit pa rin yung paper, na-approve ng barangay, sinabi nila na okay na to. Dapat, sila na ang may problema nun. Apo. By the way, Sir Morales, yung kapitan ninyo no, sa Barangay City Heights, from time to time ba? Follow up? O merong feedback ba? Oo. Diba? Or meron ba kayong komunikasyon dyan sa kapitan ninyo para ma-address ito na ito na issue? Yes, sir? Opo. Kay Sir Richie Matutina, wala pong, okay po sa kanila kasi hindi na po sakop ng barangay yun kasi LGU po ang may responsibilidad noon. Aha. So, ibig sabihin, wala nang dapat gawin sa level, halimbawa, ng barangay. Ng barangay.
sa usapin ito. So, ibig sabihin ang bola eh nasa mga nasa City Hall na, ganoon. O, sa City Hall na po, ang nagkakaroon ng siya, Hapsi Dali na po. Laging right. Turuan kung saan papunta. Nalilito na po yung mga tao. Turuan na. By the way, sir, mga ilang miyembro ng BCCF, itong dapat makatanggap na itong honorarium na ito? Ito, kompleto po ng Purok Villa Consuelo, 20 personnel po. Marami-rami, 20, Attorney Khan. So, ibig sabihin, tatlong buwan na honorarium. Nung last year, ang hindi pa natanggap. Opo. August, September, October po. August, September, October, tatlong buwan. Yung last 3 months nga, nung naturang programa niyo ba? Opo. Yun na yung problema. Ang laging pinapaloob po namin, every 15 days yata, almost every month. Aha. Pinapaloob po namin. Laging turuan na po. Mag-antay lang kayo. At yun nasabi, kasi inaasikaso pa. Aha. Pero so, nung nakausap po namin, ang sinasabi is, i-reprocess natin kasi nagka-problema sa barangay level. Kaya na-reprocess nung 27. Apa. So nung na-reprocess nung 27, sinabi na kompleto na, okay na to. Mag-antay na lang kayo. Kailan pangantayan? Apa. Sino po sa City Hall? Ang gusto ko lang po malamang Sir Attorney Khan, apa. Kung ano bang hindrance? Ano ba talaga yung problema? Apa. Kaya total, yung budget na yan is approved. Kahit nakausapin niyo po si Atty. Jean Gacal, inismo si Atty. Jean Gacal is taga Villa Consuelo. Okay. Approved budget na po yan, 2020. Bakit kaya of all places, sir, itong Villa Consuelo ang may problema? Maliban sa inyo, meron pa ba hindi nakatanggap o kayo na lang hindi nakatanggap? Hindi. Ang tatin lang, sir, kasi totally, buong 17 member po, walang natanggap ni Tisong Duling. Alright. Opo. So, itong sinasabi niyong antay lang muna kayo kasi pinoproseso pa. Sino in particular? Or anong opisina? Opisina dyan sa City Hall ito? At sino itong opisyal na itong kausap ninyo na sinasabi mag-antay lang muna kayo kasi pinoproseso pa? Opo. Hindi. Kasi na-receive yan ng City Mayor's Office. Kasi kung titingnan niyo, sir, siyempre, kung na-receive ng City Mayor's Office, papalawa po ang BCCF sa City Mayor's Office. This is the head of the BCCF is, alam niyo po, si Mr. Voltaire Chu. Ayun. Alright. Sir Voltaire. Di ba, nakaligyada naman natin siya. Kasama siya sa dapat ma-interview natin ngayong gabi. Mag-antabay kayo, sir. Baka makausap natin Sir Voltaire Chu. At harinawa, magkaroon siya ng explanation. Ano na nangyari? Baka maprocess na naman, di ba? Pati meron ng specific date kung kailan nga ba talaga ma-release eventually para hindi kayo mag-antay. Hindi pwede open-ended. Di ba? Apo. Yun na nga po, sir. Ang sa akin lang po, maging tapat na po sila. Huwag na po kaming ipasa-pasa para kaming jackstone na patalon-talon kahit na saan. Actually, yung budget is approved. Huwag naman daanin kami sa next budget na magkakaroon ng supplementary. Kasi approved budget na yan by 2020. Apo. Sige lang, sir. No? Mag-relax kayo at baka ma-high blood kayo. Relax. Wala po tayong high blood, sir. Kami lang bahala, sir. Ha? Basta sa lahat naming makakaya, kakausapin natin itong mga concerned officials na ito. At sana, somehow, magkaroon tayo ng pressure sa kanila para ma-actionan na ito kagad at maayos na. Opo. Okay, sa akin lang po, sir, magkaroon sila ng talagang yung lalaki ba na talagang sabihin nila kung kailan. Correct. Specific hindi date na talaga. Sa sunod. Gawin nila na magkaroon ng concrete mismo na petsa. Usapang lalaki? Oo. Ayan. Huwag naman kaming palikuran. Nagservisyo naman po kami. Opo. Hindi po ayuda ito. Tama po. Ito pinibigyan ko. At hindi biro ha, yung servisyo ng mga BCCF. Frontliners din yan, attorney. Correct. Diba? Exposed sa talagang danger. COVID. Oo. At lahat pa ng mga problema, talagang kayong tagasalo dyan. Di ba? Opo. Kahit na monitoring ng contact tracing na sa amin po. Yun. Diba? Kasi meron po kami lagbook ng port of entry at saka exit. Kaya ramdam namin kayo, Sir Jun Morales. Di ba? Medyo pinalad tayo ngayon, makakausap natin itong mga concerned officials na ito at sana nga meron na silang specific at konkretong sagot
dito sa mga tanong ninyo, sir. Okay, salamat po. And more power. Thank you, Sir Jun. three months, imagine 3 months, Attorney Khan, tapos ginapaasa kabal. Eh, pag inanakadako. Ah, di ba? Naman, ingnan ka, oh. Sige, nana, may problema. Ikaw po na ningkamot mong process, di ba? Pati sa atong may nunduman po nga, approved na ginang budget. Tinol ni mo. Pwede ingon sa to last interview, di ba? Ni Attorney Gakal, di ba? Pati hagbayragon nga, nagkargo kayo na kadawat na, di ba? Remember di mo to, Attorney Khan, last time na nagreklamo de re, na the delay, Jud, at least ka to sila nakadawat na, Jud, to sila. Correct, correct. Pero kani sila, Sir, Jun, Jud, intawon nakadawat, maskin singkong duling lagi daw, pisong duling, o sa ba? Mabitap tong ingon ako nga kagariha, sa kunang pangunta na wapang kagari, kinumidyan eh. Gumikan kayo, lalo magkagmahapit naman ng June 2021 agon. Tapos ang ginaiskuta na ito, honorarium para sa August, September, October 2020. Mag 1 year lagi. Year in the making. Oh, karong one. Karong August. Hapit na kay... hapit na kung mag-end ang June. Diba? July. Sa ito pa, magduha ka buwan na lang. Isipon na nato Attorney Khan, unsa kadugay ni sila nag-asa o gipakulat, di ba? Yeah. Samtang atong usab paminawon, si Kagawad Jeng Gakal, may kalabutan sa isyu. Kagawad, mayong gabi kanimo. Mayong gabi, usa tanan naglantaw sa TV, sa Facebook, social media, mayong gabi. For the record, Kagawad Gakal, sir, katubitong budget nga giaprobahan nyo sa konseho para sa honorarium sa BCCF, particular katong August, September, October last year, ang serbisyo nila. Na-appeal ba sa naaprobahan yung budget kaning para sa honorarium sa mga BCCF sa Villa Consuelo? Yes, I'm very, very sure na itong atong last nga giaprobahan para sa honorarium sa mga BCCF, panan nga purok ang gi-include dito. Alright. So, sa to pa, walay rason, no, kung hiskutan ang budget. So, ang problema lugar diri, katong proseso, okay, para nga eventually ma-release katong budget para nining pagbayad sa honorarium, inana. Yes, yes. Walay problema niya na. In fact, kung proseso, dapat by this time, tanan bayad na dapat. Wala na dapat na gareklamo, gahira, na huwag pa sila na bayaran. Alright. By this sir, time, dapat na. Oh, may hugot ka ni sir. Gumika kay taga-diha pa na ikan na pita. Huwag ano'y purintahon ni mong mga kaubanan diya, mga taga-Villa Consuelo. Yes, sir? Tinood na, no? Siguro ni-approach sila sa ako as early as late last year, December ba to? January, April, tapos na nibalik sa sila sa ako siguro twice na o three times. Natingala ko nga, nabalaan na ko nga hantot karoon dahi, wag ihapon sila nakadawat sa ilang honorarium. I'm very, very surprised. Sa iyo pagduki-duki, ani, sir, asa kay problema ani? Asa ba nila sangok? Asa na sangit. O asa na sangit, yes, sir? Sa tinood lang, di ko kabalo kung asa na sangit, no? Kay ang last na information ako is na-forward naman daw gikan sa barangay. So, supposed to be naala sa mayor's office kay ang insured na ana sa, I think, the IBA, no, Integrated Barangay Affairs. Alright. So, from there, muato na sa accounting and then mabalik na sa treasurer, muato sa treasurer for disbursement. So, ambot kung ano, ang ako lang gikatingalahan ani, I remember, one time ni Abdu Sarasa ako, nagsumbong sila, gi-advisan sila, ayaw na mong ato kay Atty. Gakal, ayaw mong sumbong dito. So, after that, wala sila nibalik. So, I was thinking nga, okay na. Nakuha na nila. We understand, sir, no, nga kini na naman sa ehekutibo ang bola ani, pero can you go out of your way, sir, kung sakali? Parang man lang nga, mag-reach out nga to sa ekotibo nga, oh, hey, hey, kung sa may natabo, gano'n man nga, kaling ako mga kapurok in town. Huwag mo nahatagi ang honorarium. Huwag mo nahatagi, kaya basig sila na nabili in town sa iskutan ng honorarium. Yes, sir? Yes, I will do that. Pag sa Monday, I will follow it up, no, sa mga opisina
kung asa gyud natanggong ang dokumento sa nagpurag pauna lang ang purok nga wa nakadawat no kaning purok Villa Consuelo kaluoy pod 20 ra man kamot ba no okay check yun lang boy kung asa gyud ang ilang dokumento. I hope usay gani nagaduda na ko basig na anay ni kuha sa ira sildo karon is problema na sila. Pero rambut na, dili unta ana. Okay, okay. Sige lang, sir, no? Kung nanay development, balikan ka na mo with your permission para nga mahatod na ito informasyon nga ito sa mga reklamante. Yes, sir? Yes, sir. Kung naminaw ang mga itong mga members sa BCTF, no? Sa Villa Consuelo, kung pwede nga mo at tumukaro sa balay, karong gabi, because I want to talk to you. Para by Monday, gusto na ako natutukan sa opisina. Ay, salamat yung taon. Oy, sir, gakal sir, salamat sir ha. Salamat. Alright. Sir Jun Morales, palihog ko sir. O, kung nagpaminaw ka karon, adto ka mo daw. Karon gabi yun. Sa panimaray ni kagawad kakal, parang nga may sutan ninyo ni, para sa Monday, armado siya. Yes, ma-follow up niya itong mga opisina, no? Para mabalaan niya, asa na ba dyan inyuhang mga papeles? Correct. Backgrounder ba? O sa na ba yung latest niya? Asa na ba mo kutob, ana? Diyan masubmit, para, ana. O, dito niya ibase ang yung mamay mong aksyon pag-apunto niya sa adlong Lunes. Ang tabi tao, attorney ka, no? Sa Lunes ba? Mabalaan ang dyan na to. Asa correct. Itong dapat sundutun ni attorney Gakal, no? Asa ito itong itawagan para ma-release na itawon finally ang ilang mga honorario. Hindi, pagin pwede niya ma-quits kung may kagagitrabahoan. Kung ba na-approve naman eh, it correct. Means budgeted. Nani mga pangalan dito siya. Pati kung hisgutanan nga simba ko lang, katuyin ko ni Kagawad Gakal, na basig ka, na-release na baka ni Unsa Baka or basi na ito sa lain, oh, di ba po na magsimbi? Pwede. Oh, gamitan, na, mas makulbaan ta kung... Correct. Kung nilaso, gini. Gamitan kay para gini, niya ang mga taga Puro Consuelo. Yan. Dili pwede sa ubang mga katuyuan ni, or ubang mga kamot, or ubang mga membro sa BCCF, sa ubang mga purok, sa ubang barangay. Basi na ninagutan dito, claim. Na, naloko na. Ayaw po rin tao. Ayaw po. Muna ito ang simba ko lang. Unta sa Lunes, attorney ka, no? Correct. Nani-update o matawagan na ito si attorney Gakal. Pero dapat tayo uban pa nga nakalinyad, ha? Kaya basi may interview na ito. Matawagan na ito. Patawag mismo City Mayor's Office. Yes, si Sir Voltaire. Kaya parang maklaruhan na ito. Kaya sila magin mismo ang ginatumbok. Nanana sila hang bola karon, may kalabutan na ni. So mas nindot kung sila mismo nga ito makainabi. Hinaot pa untang matubag nila nga itong tawag, kaya parang nga sila na mismo ang mag-explika nga ito sa mga taga Puroca Villa Consuelo. Okay, nang text diri Atwinikan. Kan kami, Atwinikan, taga City Heights man mi, pero nakadawat man mi. Talawa ragi, diba? Sana all. Kanina lang nabilin lagi. Sa grabe po sa tanang mga purok sa City Heights, kanina lang nabilin. Purok Villa Consuelo, gini, malas mo yun sila. Or, saro kung na-miss doon na nagpasa man sila requirements, nagpasag mga papeles sa kinanggan. Kung parang itan nga, naikulang silang documentation, nakara siguro nga pwede rapon nga mahimong justification. Pero kung tinuto ginaingon ni Sir Jun Morales nga kumpleto na sa nagpapel, sa tapawala na yung rason kaya parang nga madelay pa. Tinood. Further, ang pag-release ni ning ilang honorarium. Napay nag-text diri at sa inika na luuya po sa itong mga BCCF, sila na gani ang singgitan, wa pa dyan daw nahatagan og allowance. Hindi lalim, oy. Lalim ang kamagpantay ka na sa mga checkpoint sa BCCF. Di ba, magbilar ka. Pag umana, napay mga pasaway, di ba? Naman kita pang kasabaan. Tapos risko pag yung COVID. Di ba? Tanan-tanan ng mga problema, napay mga hubog siguro niya, may inkwentro nila. So, katindaghanay ang mga problema. Di maniingon, tama ito ingon ni Sir Jun Morales, di maniayuda. Okay, servisyo ba nila? Gagihatag ano na, service nila. Rendered na ni Atty. Khan. Service rendered na. So dapat, madawat yun nila dapat. Itong ilang honorarium. Dili ni thank you. Tama. Otherwise, ada ko inustisya. Kung sakali. Ay, nako. Ito na ito, no? Kung ato pang matawagan, ato na lang basahon. Ang pipila ka text messages sa ato ang mga kabrigada. At sa inikan, grabe naman po na, oy, mag-isa ka tuig na. Wa gihapon nila na dawat. Karong nga kwan, karong August. Diba? May palagi daw ni, maabot daw isa ka tuig na. Sa ito pa, mga dua kabulan na lang kapin. Mag-isa ka tuig na. Katong ilang August nga honorarium. Kaya sa kwan man eh, August, September, October. Diba? So, hapit na gin daw magtuig. Diba? Wapag yun tayo madawat. Ay, nako. Unsa man ang ano. Ni man, right. Lisod, Atty. Khan, baka nang wala bitaw kay
exact or klarong impormasyon na ginaatag sa imo, yan. Diba? Ano, paabot lang, paabot lang. Ginaproseso na, ginaproseso na, pero hantod karon. So open-ended, dili yes. Pwede open-ended kay dili man pwede nga hangtod-hangtod karon sa sila magpaabot. Mm-hmm. Ah, diba? Dali lang mong good mag-ingon na naiproblema inyong papel. Mm. Oh, kailangan ninyo i-submit ni or wala baya na mo nasingit. Halimbawa, ano dyan, attorney ka, nagkamali dyan sila. Pasensya lang. Pasensya na. Mo ihabol. Pero aning pitsa ha, marilis na yun. Oh, diba? At least, kaya sila ipabuton nga ka ng klaro yun nga exact date. Para nga, di po yung taon nga mag, sige sila tunganga bitaw nga, huwag yung taon ikapaingnan na ilang pagpabot. Kaya ka ni attorney ka, lisod bitaw kayo paasahon. Diba? Sa maskin unsang bagay, labi na ka ni attorney ka. Na ilang taon ning giasahan po during pandemic attorney ka na makatabang sa ilang pamilya. Isa pa tama tong ingon ganina na naanay oras na gilaan bitaw nila ani attorney kan, di ba? In danger pa sila during this period maski nantud karon pero sila gyapoy nagatrabaho. All right. Segun sa Chief of Staff sa City Mayor's Office aduna sila nadawat nga listahan sa mga BCCF sa Barangay City Heights apan wala maapil sa gisumite nga listahan ang BCCF sa Villa Consuelo. Jesus, Mario Sep. Alang sa dugang detalye, anaa sa linya si Sir Voltaire Chu. Sir Voltaire, mayong gabi kanimo. Good morning, good evening, and good evening sa tanan na minaw sa Brigada. Oh, Sir Voltaire, tinuod to, itong intro kagano ni Brigada Eric, nga wa maapil sa katong nasubiting ng mga papeles, katong mga nanukad niya ng Purok Villa Consuelo. Naamin na receive ng mga documents for the processing of honorarium sa mga BCCF sa City Heights. Apan kining sa Villa Consuelo, wala may kakadawat, you know, pero ulahin na. Kay nag-process ng tao katong honorarium, wala na siya ma-process. It's because late na naabot ang mga documents. So, for the record, sir, kanong sa inyo nadawat, katong belated lugar na submission ng mga dokumento nga nanukad sa Villa Consuelo? Ako pagkabalo, morang this year na ganito na mo na-receive. Pero, karon June na. So, meaning, katong ang pondo magudana is last year pa. Oo, correct. So, definitely, dili na siya magamit for this year. Na. So, usa ning sitwasyon karon, sir. Kung ano ni, sa tapa, malabo na, usa ba ni? Anyway, katong mga BCCF, no, na istorya magudana mo sila. Earlier part of this year. Kani adto man sila sa mayor's office. Ang gibuhat namo is syempre concern magyo na sa BCCF, ila man ang gitabaw at so amo i-process ang ilahang honorarium. Now, since dili unpaid naman to siya na account last year, so definitely dili may ka pangayo makapangita og pundo sa existing na funds ka this year. So ang gibuhat namo is nag-request me for supplemental budget. Actually, na-include siya sa supplemental budget number 3, which is, I think, na-approve na sa mayor and padulong na sa Sangguniang. We requested 120,000 sa City Heights. Kaya ang 2,000 per month man na ilahang honorarium. Okay. Times 3 months, times 20 ka members, mo nang niabot at siya 120,000. So, kanos asan eventually nga mamahin mo ng with legal effect katong supplemental budget yung mga isutan kaya para nga mahin mo ng basihan ano itong pagkuhag punto para mabayaran na lagi kanyang mga wapakabayarin tao nga taga Purok Villa Consuelo. Yes, sir? Estimated siguro na ito ni Khan within the month of July. Okay. So, probably next month. Within the month of July? Next month. Estimate lang na. Depende man ta sa mag-approve sa budget. Supplemental budget. Pero kung paralita simba ko lang ma-delay, sa to pa mo abot pag possibly August ana or September ba o sa ba? Angon sa kabagyan attorney. Kung paralita sir, dili pa ma-release within July, sa to, kung may delay paralita, sa to pa pwede pa maabtag August o di ba ka September, ana? Okay, na-approve naman ang supplemental budget, ana. So, meaning, pwede pa na siya ma-process within the year. So, matter of time na pero mo lang i-attornikan, kaya gi-servisyohan naman na nila. So, dapat mahatag na as soon as possible. Yes. So, kung nagpaminaw ka ron, sir, si Jun Morales, kaya mo man siya na-interview ka ganiya, ilang team leader, so, imong paki-address na sila, sir, sa imong assurance, o nga madawat na gyapon nila ni, pero most likely ka nusa. Yes, sir, ikaw na lang magpanayag para klaro. Yes, sir. Well, ang para kay Sir Jun, no, Morales, actually, nag-storya naman yan way before,
motong dili dayon mahatag na mo since naman tayo proseso aning pagbayad sa mga unpaid accounts last year. So bagi yun sa supplemental budget. Anyway, na-approve naman ang supplemental budget. So gamay-gamay na lang pag-antos. Eh, amuan ang i-priority sa mayor's office. Mm-hmm. Ayun. Diba? Alright. At least na-supplemental budget. At least na'y klarong answer, no? Nga naanagyod yun ni... pero matter of time na lang. Oh, pag-approve, siyempre, pag-human, siyempre, proseso. Proseso, yes. Then eventually, ma-release na yun. Alright. Actually, attorney ka na kami listahan no, sa tanan BCCF na naay unpaid accounts last year. Uh-huh. Actually, the whole amount na mong request is 300,000 plus. Mm. Kaya naman po yung mga unpaid sa other barangay. Ang dapat di ay. Oo. Oh, naapay na bilin. So, eventually, na-approve naman sa supplemental budget. Eventually, matagin na sa ilata na. Alright, sige. Sir Voltaire, salamat sir ha, sa mga explanation sir ha. Salamat, Tony Canog. Salamat sa oportunidad na maka-explain ni sa sitwasyon sa BCC. Ay, tuara ni ay. So na, at least na supplemental budget na na-approve at Tony Can. So, matter of time na lang, Jod, para ma-release na yung matagila, Sir Jod. Dito manukad. Dito pondo. Para pabayad. Pero di nasali. Nasali daw. Okay, wala man maapas na. Wala daw maapas. Late na ba? Late na. Correct, so, wala na appeal sa budgeting. Okay, after na mag-another year, fiscal year, sa ito pa. Kailangan na nag-yun og supplemental budget. So, motong gihimo na nila. Pero siyempre, pabuton pa ito nga makompleto itong legal process po para mahimo na lang with legal effect. And then, kato na pong proseso para nga makuha itong mga punduha para mabayaran ka itong non-paid or unpaid rather ang mga honorary. Tulad lang, basi July, August, or September. Depende, no? Hinaot pa unta ka within July. Gumikan kay... Para gamay-gamay na pag-antos. Para 1 year lang. Wala na yung 1 year and 1 month. Igo-igo lang nag 1 year. Pero kung parang kita ng mga delay-delay, bayan tagdi na maabtag September. Sa August pang na lang. Pasko na lang. May tao to. Pero sige lang. Parang para man hayag-hayag. At least, klaro to. Kato, definite na dyan to unsa ang proseso karon. Yan. Attorney Can. Para hindi makwits. Dili makwits. Kaya na namang yun. Ito importante, dili makwits. Correct. Na ay madawat, yes, na ay madawat. O itong pinaka-importante sa detalye. Mga taga-puro ka Villa Consuelo, ha? Mga BCCF members niya, nadungog ninyo, ha? Si Sir Voltaire Chu. Dili kami ang nagsulti nito, siya na mismo ang nag-declare. Okay? Taga nag-text diri sa to, Attorney Can, no? Kaya nang, regarding lagi sa hard lockdown, Okay. Ano diri, at ini ka namoy na interview ganina ba sa inyong programa? Wala may wala, interview no? Sa TV ka na may kalabutan ni isyuhan eh kay wa pa man gid po development kaganiha as of sa tira brigada kaganiha may kalabutan ni isyuhan. Pero according sa City Hall Attorney Can no ginapadaplin na sa no ni City Mayor Rivera ang 14-day hard lockdown sa syudad. So, wala inala. Wala sa. Wala gito, Attorney Can, kay dili pata in ato ka-prepared. Bitaw, Attorney Can, tama itong ingon, no, na katong concern sa itong mga kabrigada, ayuda, which is very important. Kaya kanyang hard lockdown na ginatawag na itong mga kabrigada, bura mong gudag Sunday lockdown ni. So, adyo mo gawas. Diba, ang, Attorney Can? Tawag ni Dr. Peñamante, no movement. 14-day nga no movement. Ayon. Diba? Alright. So, di lalim. Gumikan kayo. Mayroon, tanan na yung pondo. Diba? Nga, pwede ko uton. In the meantime, gawa sa trabaho. So, sa 14 kadlaw. Ayan. So, ang ano po daan, yung desisyon, no? Ni City Mayor Ronald Rivera is based po katong sa mga desisyon sa itong mga tupad na probinsya o gato ang tupad na lugar. Yeah. So, wala may hard lockdown daw. So, correct. No need for Jensen for hard lockdown. Ayos. Samtang, gisulayan natong tawag ang kapitan sa Barangay City Heights nga si Kapitan Richie Matutina, pero wala kininga tubag. Ay, lang. Ako. Sige lang. At least na nito'y tubag kay Sir Voltaire no, regarding ani sa concern sa ito ang reklamante. Sige. Samtang, alang sa itong panawagan ng inahanglan o hospital assistance ang 7 anyos nga si Joy Baldosano, residente sa Barangay Labangal. Si Joy na-diagnose og upper respiratory tract infection. Uy, uso ni UTI Attorney Can. Gapon, di ba? Mupuntong sa isa ka bata. Okay. Sa mabot mo tabang, mamahimo ninyo ipadala yung mga cash donations pinaagi sa itong GCash account sa numerong 0919-071-9080. Og pwede sa dinyo ipadala sa itong security bank na ana ang account number sa inyo ang TV screen karon. Og reminder mga kabrigada, ugma, brigadahan na sad. Correct. Paminaw mo alas 8. Hantod alas 10:30 jud. Wala na sobrahan jud ako Attorney Can kay murag masobrahan jud. 8 to 10:30 mga kabrigada na napuntay bag-ong tabangan
og mag-feature ta katong mga bayani natin, attorney kan, katong mga nag-share, no? Mm. Atong in their little way, naging bayani sila sa ilang isig kabrika. Correct. Katong joy of giving. Yan. Katong ginaingon nga, ang mentalidad, nga nag-join sila sa kabrikadahan, dili aron matabangan sila, kundili aron mamahimo silang bayani. Pinaagi sa pagtabang nila sa mga tabangunon. Pinaagi sa ilang kwarta, isa ginagmay lang, sa ilang resources, sa ilang manpower, sa ilang uban pa nga pwede ikadalit nga ito sila maisig kayo. Uga, speaking of gatabang, attorney kan, gusto lang na ako i-greet, no, si Ma'am Edna Mobo. Ay. Na sige, jog hatag sa tuwa, attorney kan, every Saturday, nagahatag jod, no, sa brigadahan through our GCash account. Ting-appeal po na siya sa itong mga libreng load. Pero kung sa'yo, magkadaong po ba ya? Aray ko paning avid ka brigada jud niya, bigyan ng t-shirt niya. Nanaon ta to. Mga to mga, di ba? Bisag di, actually bisag dili ka miyembro sa kabrigadahan. Kani, parang di pa ni siya miyembro at dili kan. Eh, tira ka, mo amot, kumikan kay. Oh, pila ra gud intawon, di ba? Bisag ga 10 pesos, 20. Oh, 20, 50. Oh, kung kayo, pinakalibo ng tag 20-20. Jesus, kanako na. Imagine na lang gud, attorney kan, pila ang populasyon dari sa Jensan, no? Plus ka ng mga nagatanaw sa tua through online, attorney kan, di ba? Mga OFW gani nagatabang sa tua para sa ato ang mga kabrigada. Alright. Dagang salamat sa inyong tanan. Thank you, thank you. O gatuan ng tubagon ang pangutanang legal sa ato ang mga kabrigada. Unsaon man ako ni ang nangutang sa kuha, naabot na lang og 2 years wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo pero wala koy business permit. Makamulta ka ako og mga pila ka? Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabuo ako og plato. Pwede ba nako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pang chismis. Unsa akong pwedeng ikaso og iandam nga mga proof? Na disgrasya ko habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magasto sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Makagawas pa ka siya sa kulungan? Akong papa wala ga suporta sa amo atungod na an siya'y uban pamilya. Unsa among pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? O kini ang unang pangutana. Pwede ba mag-abroad ang naay pending case diri sa Pilipinas? Tubag, tubag. Pwede, attorney kan. Pwede, oy. Pero depende sa kaso, attorney kan. Naiuban man gud, attorney kan, pag light lang dahi ang mga kaso, samaan ang kanimang good attorney kan, napatay presumption of innocence, motong hingon, no? Pero na yung mga cases, good attorney kan, sama ka ng mga heinous crime na dyan. Pag mag-abroad, ginabawalan na dyan na siya. Naapoy mga kaso parang dito, nga naabit ay mga whole departure, order. Pag in-issue. Ilabi na ka ng mga kaso ang ginatara sa Sandigan Bayan, ang nagagunit, ang nag-file, ang ombudsman. Usually, basta mga graft and corruption ng mga kaso, naagi na yung hold departure order nga kakibat kay ginapangayo pa na. Yes, ginapile man, nag-file mag-motion ni ana, ang mga taga-ombudsman, ang mga special prosecutor. Kay para masiguro nga di ka biya, kay basta man masibat ba. Tama. Diba, daghan baya na, katong mga graft and corruption cases at pwede kan, di ba? Correct. Nakapag nanagani sa Sandigan Bayan, nanaday hold departure order para dili makatago-tago sa ubang bansa. Pananglita ng mga sibat na ni Bolilyaso, yan, muna yung ginayon na itong mga pamaagi para mapugnan kininguban nga nagkakaso para kaning di sila ka-abroad. O kini ang ikaduhang pangutana. Sakto na ba isip ebidensya ang tao nga mi ako nga kabit siya pinaagi sa private message? Ako untang pasakaan o kaso akong bana o ang iyang kabit. Tubag, tubag. Dili man good ka. Dili man good in ana. Kabrigada ka easy. No? Kapag ka nang patunayan na ito, labi na ang bana at rinikan ang nakasala. Kay... Okay, kinanglan maguna og kato laging ginaingon nato nga pag pamatuod, no? Ilabi na kung hisgutanan nga ang bana nimo, siyempre, kada may taong nakikihilawas nga to sa lain, sa ito pa, concubinage. Depende kung pasok dito sa ginatawag nato nga mga di na mabasa-basta. Ako ba yun eh? Kanang, dapat under scandal circumstances, or gipalay niya, or katong ginaingon nga karamitang nakuhabit dito mismo sa conjugal dwelling, o dito naghilawas, may nanagod. So kung hindi pasok dito, tapos kanang ginaingon na itong admission, may tao, or confession, o dapat mang guna, bakwan ma-reduce into an affidavit, parang itan, or any other sworn statement, nga para nga mamahimong
basihan para maduot nimo kini nga maong bayhana. Mm-hmm. Pero again, sa iskutanan po nga, di ba, katuwa, adultery sa bahay na aning bayhana, lumikan kay nakihilawas siya sa usang kalalaki nga di niya, mister, minyo, yeah. Minyo. Mm-hmm. Sa toa pa, dapat yun na ang magaling pamatuod yun nga doon naging actual, actual na sexual no? Intercourse. Manang sakit at nalikan, di ba? Muna siya. Actual yun. Okay, mo man ay pinakasubstance sa krimen, no? Nga, kinanglan yun nga. Kay sexual intercourse man, mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. With a man, panalita, no? Nga, other than. di ba? So, sa toa pa, kung inani ang requirement under the law, lumikan kay mo man na sa revised penal code, kinanglan yun nga makomply na. O dapat ma-satisfy ang kinanglan ebidensya. Otherwise, mamay mong walay kanibitong pamaagi para mapamatudaan nga nahimog yun ang maong krimen. So, kaning text message, Attorney Khan, if ma-reduce into affidavit, pwede lang siya supplementary lang. Correct, correct. Pero dili na siya pwede as main bitaw niya ng evidence na yung i-present sa court. Okay, dapat naagyoy katong clear nga ebidensya nga naagyoy ni tabo ang pagkikilawas tali ninindua ka ma-individual. Yon. Manang lison. Mm. Lison, John. Alright, alright. Napod ba mo yung mga legal nga pangutana nga bot ninyong matubag IPM na sa mga programa sa numero nga anaa sa Monte Biscuit? O kara mga kabrigada, lain sa mga hugna sa pangutingkay sa mga isyong diliangay baliwalaon o mga isyong angay hatagan o igong pagtagad sa makausapa ako, si Brigada Tornikan, sadyang mapagmahal SM. Sana all. Change oil. Pagyeke. Ako usab si Kabrigadang Erin Dekasyon na hiragyod ang dunay kaalam aron sa iyong katungod nato, dili matamakan. Be proud of Jensen again. Barong Jensen! Kini ang Di Pariam!